Welcome po sa panibago nating tutorial para sa Mitsubishi FX PLC gamit ang GXWorks 2 programming software. Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin ang paggamit ng RD3A na instruction. So ito ang read from dedicated analog block na instruction. Ang RD3A instruction ay specific na analog to digital conversion para sa FX0N3A or FX2N2AD na analog to digital module. So hindi ito pwedeng gamitin para sa ibang analog modules katulad ng FX2N5A saka FX2N4AD. Para sa FX0N3A, ang instruction na ito ay applicable only para sa FX1N, FX2N, at FX3U na PLC. At ang FX2N2AD naman ay applicable lamang sa FX2N, FX3G, at FX3U na PLC. Ang programming format ng instruction na ito ay ganito. Unang-una, ang RD3A na instruction. Ang kasunod ay ang operand na M1 kung saan dito natin isiset yung ating analog module. Ang value na ito ay mula sa K0 to K7. K0 kung ang ating analog module ay nasa pinakaunang pwesto mula sa ating CPU. Halimbawa, kung itong analog module na ito ay nasa pangalawang pwesto, so ang gamitin naman natin dito ay K1. Okay, so ito namang M2 na operand, dito natin isiset yung channel number natin. So for FX0N3A, para sa channel 1, isiset natin as K1. Sa channel 2 ay K2. At sa FX2N2AD naman na analog to digital module, ang channel 1 ay K21 at K22 for channel 2. Itong D naman, ito ang ating destination. Dito papasok yung converted na signal mula sa ating analog input. So from analog to digital value. Okay, so sa FX0N3A, ang ating value dito na lalabas ay 0 to 255. So equivalent sa 8 bits. So ito ay naka-scale from 0 to 10 volts or 0 to 20 milliamps. Ito yung kanyang digital na value. Sa FX2N2AD naman, ang ating 0 to 10 volts na analog input or 0 to 20 milliamps na analog input, ang kanyang magiging digital value ay 0 to 4095 or equivalent to 12 bits. So, gagawa tayo ngayon ng ating basic na program. Papakita natin kung paano gagana itong instruction na ito. Bubuksan natin yung ating GXWorks 2 na software. So, CPU, tapos FX3U ang ating PLC. Okay. Maglalagay tayo ng ating input. X0. Ating okay, tapos ang ating instruction na RD3A. Okay. Then, ang kasunod nito ay ang block number. So, since nasa pinakaunang position tayo, K0, tapos para sa channel 1, K1, at ang ating destination ay data register na D0. Okay. Then, para sa channel 2 naman, X1, tapos RD3A na instruction, at ganun pa rin ang ating position ng ating analog module ay pinakauna, so K0, tapos K2 naman para sa channel 2, D1.
Okay. Compile natin. Okay, so kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng K1 at K2 dahil ang ating analog module ay FX0N3A. Okay, so kung halimbawa ang ating ginamit dito ay FX2N2AD, dapat ang gagamitin natin dito ay K21 or K22. Ating i-download sa ating PC. Check natin ang ating connection. Okay, so monitor natin. Ikaw na kagad ang ating switch na ginamit. So i-on natin ang ating K0 para mabasa natin yung ating input. Okay, so ngayon i-adjust natin yung ating analog input. So makikita natin habang tinataasan natin yung ating input na 0 to 10 volts ay tumataas din yung ating digital value dito sa ating data register. So five volts dapat meron tayong mga 127.5 na value equivalent sa half ng 255. Okay, so pag pinasa natin, ginawa natin itong 10 volts, dapat meron tayong 255 na value dito. Okay, so yan. Yan ay para sa channel 1 na reading natin. Analog to digital na conversion natin. Ngayon ay tatransfer natin yung ating input sa channel 2. Okay, so stop muna natin ang monitor. Off natin ang monitor. Okay. So ito yung ating channel 1. Ito yung ating input voltage. Ito naman ang ating current input. So yung kanyang common. So itong terminal naman na ito ang channel 2. So nandito yung voltage input o current input at ang common. Okay, so ito yung para naman sa digital to analog na conversion. So meron din itong digital to analog na output. Ngayon lilipat natin yung ating input sa channel 2. Natin. Tapos sa monitor natin ulit. Okay, so switch off natin ito, then switch on. Okay, so makita natin ngayon na meron tayong 255 na value dito dahil ang ating input voltage ay 10 volts. So babaan natin. Okay, so 7.5 volts dapat ay
191 or 191 to 192. 17.5. Yan. Okay. So, gawin natin 5 volts. Dapat nasa 127. 126. Okay, so malapit. 2.5 dapat ay nasa mga 64. Okay, then 0. Yan, 0. Itong value natin dito, pwede natin gamitin para sa, halimbawa, meron tayong thermostat. Ang input ng ating analog ay galing sa thermostat. So, pwede natin scale siya sa, halimbawa, kung 0 to 100 degrees centigrade na temperature range. So, pwede nating gamitin ang output dito, yung value dito, at gagamit tayo ng comparison na instruction para mag, halimbawa, mag-switch on saka mag-switch off ng devices. Katulad ng heater o kaya ay air conditioning na equipment. Okay, so tingnan nyo na lang sa ating ibang mga dating tutorial. Meron tayong mga application na ginawa doon, katulad doon sa comparison na instruction, saka sa part 20, analog to digital conversion din. Pero gumamit tayo doon ng buffer memories para mag-convert. So doon naman ay ibang analog to digital module lang ating ginamit. Yun ay FX2 and 480, kung saan itong RD3A na instruction ay hindi natin pwedeng gamitin. So ang kagandahan nitong RD3A ay direct tayong makapag-reading ng ating analog na values na hindi na natin kailangan mag-set up ng ating mga buffer memories. So hanggang dito na lang po muna at abangan nyo po ang ating susunod na tutorial at yun naman ang digital to analog na conversion. Maraming salamat po.